Para isang maulang bispiras ang bagong taon dito sa Bukawi, Bulacan, pero sa kabila niyan, talaga namang hindi nagpaawat ang ilan nating kababayan na madilim pa lamang kanina ay nandito nga para mamili ng mga pailaw at paputok. Madaling araw pa nga lang kanina, Kara, abala na ang ilan sa mga mamimili ng mga paputok dito sa tinuguraing fireworks capital of the Philippines, ang Bukawi, Bulacan. Ito ay kahit pa maputik dito sa bilihan dahil nga sa mga pag-uulan nitong mga nakarang araw, at actually, Kara, simula kaninang madaling araw ay talaga namang panakanak ang pag-ulan ng ating nararanasan dito. Bahagi ng araw kasi talaga ang pagpapaputok sa pagsalubong sa bagong taon. Inagahan daw nila talagang mamili para iwas siksika na mamaya at iwas na rin sa traffic. Tumaas ang presyo ng importe ng pailaw, lalo na yung mga tinatawag na aerial. Sa katunayan, Kara, dobling araw ang presyo ng mga ito kung ikukumpara nung nakaraang taon. Ang 16 shots aerial o yung fireworks na tumatagal ng isang minuto sa ere halimbawa ay nagkakahalaga na ngayon ng 1,200 hanggang 1,500 pesos na dating 800 pesos lamang ito. Ang pinakamahal na aerial na kung tawagan ay series ay 20,000 pesos na ito ay tatagal lamang ng 3 minuto sa ere. Dati lamang daw itong 15,000. Pero mabenta pa rin ito sa katunayan ayon mismo sa mga ilang may-ari ng tindahan at ilang nagtitinda. Sila man mismo ay nagulat daw kung bakit ganito na lamang daw kabilis maubos ang kanilang ilang mga paninda ng mga paputok at pailaw, at maganda raw ang kanilang kita ngayong taon kung ikukumpara ng nakaraang taon. Ito ay kahit pa actually nagmahal ang mga pailaw kung ikukumpara sa presyo nila noong nakaraang taon. Ganun pa man, sa mga local ay wala namang pinagbago ang presyo. 40 pesos ang pinakamura, pero ito yung mga ilang segundo lamang ang tinatagal. 600 naman ang pinakamahal o yung 1-minute fountain. Sa puputok naman, mabenta ang trompilyo, human candle, lucis at saka sawa. Ang sawa, Kara, ang 1,000 rounds ay mabibili ng 500 pesos. Yung 500 rounds naman ay mabibili ito ng 250 pesos. Pinakamahal ay ang 5,000 rounds na mabibili sa 2,500. Pero alam mo, Kara, isa ito sa mga unang naubos. Dahil kanina na lamang, merong mga parokyano dito na naghahanap pa nito. Pero ilan na lamang dito ang meron pang available na mga ganitong paputok. Ang ilan nga actually ay naubos na. Sa mga oras nito, Kara, umaambon pa rin. Maputik ang area pero walang pati ng pagdating ng mga tao dito. At syempre, dahil talagang walang pati ang pagdating simula kanina madaling araw pa, problema ang traffic sa lugar. Hindi lamang dito mismo sa bilihan na kundi yung mga kalsada papunta at palabas dito. At dahil nga dyan, Kara, tulad na yung nakikita dito sa ating likuran, halos wala na. Mga may-ari na lamang at mga tindera nakikita. Kaya sabi nila mukhang maaga raw nilang sasalubuin ng bagong taon. Dahil maaga silang uuwi this year dahil halos wala nang laman ng kanilang mga estante. Maagang naubos dahil talagang mabenta raw talaga. At hindi naman konti, ano, tamang-tama lang daw ang kanilang supply, pero talaga raw na mataas ang demand ngayong taon. Kara. Marisol, ang sinusulong ng gobyerno ay magkaroon sana ng community fireworks display para hindi na bahay-bahay yung pagpapaputok, para less yung mabibiktima nitong mga paputok na ito. Pero anong sinasabi ng mga taga-Rian? Bakit mas pinipili pa rin nila na bumili ng kanya-kanya at magpaputok pa rin doon sa kani-kanilang mga tahanan kahit ilang beses nang sinabi ng gobyerno na mas delikado ito? That's right, Kara, dahil tinanungan natin na hindi ba pwedeng punta na lang kayo doon para naisa sa place. Ang sinasabi ng ilan nating kababayan, parang ang pangit naman daw na andun kayo lahat. Mas maganda pa rin daw kung saan daw ang area nyo, doon kayo magpaputok para doon daw tanggalin ang malas. At doon daw i-welcome ang bagong taon ng may swerte. Hindi naman daw doon sa plaza sila nakatira, kundi gusto nila doon na rin mismo sa bahay. At saka syempre magkakaroon daw ng salo-salo ng medyo noche, kaya mas gusto daw nila na pagkasasalubungin ang bagong taon, parang dudungaw na lang daw sila, magpapaputok na o di kayo magpapailaw na. Kesa daw minsan yung iba, sabi nila, takot daw silang maglakad pa papunta doon sa plaza. Kasi alam mo, Kara, ang isa nga sa panuntunan ng mga tinatawag na mga firecracker zone ay malayo ito sa residential area. So, nakakaano man, pero talagang rason ng ilan sa kanila, nakakatama naman na daw na maglakad pa papunta doon sa mga firecracker zone na medyo may kalayuan nga naman sa mga kabahayan, Kara. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abdurrahman.